partner, mainit ang magiging eleksyon pagdating sa pagka-mayor dito sa Cavite City dahil maglalaban anak ng incumbent mayor at ang kasalukuyang vice mayor. Kasi sinasabi ang balita ko ay ipinangako sa kanya ng incumbent mayor na siya ang susunod dapat na i-endorso sa pagka-mayor. Pero naiba ang storya. Napakahalaga, no? Maliban dyan sa pagbabakbakan ng dalawang pamilya, no? Yung Paredes at Chua, eh kinakailangan talagang ma-improve itong Cavite City dahil nandyan ang Sangli Point, di ba? Andyan ang Corregidor, no? At hindi natin pwedeng pabayaan yun dahil isa yan sa pinaka historical at important na bayan dyan sa Cavite, no? And yun, sana ma-improve, no? Mabawasan yung, kasi sabi, mataas din daw ang poverty rate dyan, maraming walang trabaho. Kinakailangan mag-focus yung LGU dyan sa paglutas sa problema ngayon. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Jay Taruk. And I'm Cheryl Quasim. As they say, all politics is local. Denver Reyes Chua was born to a businessman father who dabbles in petroleum, real estate, airlines, broadcasting, schools, and food, among others. And a school director's mother who has a political lineage in the province of Cavite. Now Denver and his two other siblings are in politics. Denver started his own public service journey in 2010. He was studying law when partylist Lakas CMD invited him to run for councilor of Cavite City. Denver won and after his second term, ran for vice mayor. This 2022, he ends his second term in office. Instead of gunning for a third term, Denver is taking his career one step further by running for mayor. But it won't be easy as he faces three other opponents in the race to the top. Tonight, we welcome Vice Mayor Denver Chua, now running for mayor of Cavite City. Welcome to the show, sir. Hello. Hello guys, to all our viewers, magandang hapon po sa inyo lahat. Hello po. Okay, partner. Sino mauna? Ako na lang siguro. Sige, the Chuas of Cavite, no? Hindi lang po kayo ang tumatakbo this 2022 elections, no? Dino Chua, who is seeking his third and final term as mayor of Noveleta. Tapos, First District Board Member Davy Chua is eyeing for the congressional seat. No, actually, re-electionist siya ng board member. Ah, re-electionist. Okay. So, matagal na po ba ang Chua family sa politika sa Cavite? Yeah, actually, medyo matagal na. My brother Dino, the current mayor of Noveleta, was a former councilor of Cavite City way back 2004. Mm-hmm. You know, so he was the one who started the Chua in politics. Okay. At kayo po, Vice, kailan po kayo nagsimula? Kailan nagsimula ang inyong 2010 when I ran for city councilor. Then I was re-elected as number one city councilor during the 2013 elections. Then I ran for vice mayor in the 2016 election and I was re-elected last 2019 as vice mayor. So this time, this coming election, I'm running for the top spot for the city, which is the mayoralty position. And last term na po kasi yung aming incumbent mayor. So I was the next in line. Ayun, nice. I was gonna ask kasi yes. Partner, sorry ha. Kasi may isang term pa siya considering, di ba? May isang term pa po kayo sana na vice mayor. Pwedeng tapusin pa, no? The reason why ba na hindi nyo na tinapos, kasi nga sabi mo, ay next in line na dahil mababakante yung mayor, yung mayor post, mayoral tama po. Correct. That's correct. And yung aming current mayor ngayon is medyo matagal kasi siya nag-serve. Naka two full terms siya. So that means 18 years in service. And gusto na naghahanap na rin po yung aming mga kababayan sa Cavite City ng someone new, someone fresh.
Baga. Medyo matagal-tagal na rin po yung mga Chua sa politika dyan sa Cavite. No? Tell us something about the Chua brand of politics and public service. Well, number one is yung aming service to all. As a public servant, we serve to everyone. Hindi kami namimili. Wala kaming pinipili. Pagka may pinaglilingkuran kami, talagang lahat po yan. As much as we can, we try to cater to everyone na nasa upan po namin. Mm-hmm. Service to all, partner, ha? Huh? Service to all. Pero hindi rin maikakaila yung inyo pong makakalaban, mga Paredes, ano po, na siguro para din po makadalawang full term na sa pagiging mayor ay nagustuhan po ang pamamalakad nila. Sabi nyo nga, naghahanap na rin naman ang Cavite City ng bago. Eh, ito po ang makakalaban nyo bago. But did you see it coming? Na ang makakalaban nyo po ay anak ng incumbent mayor na si Apple Paredes? Yes. Actually, last time pa lang, last election, ay gusto nang i-switch nung aming current mayor, yung kanyang daughter. But then, dahil nga sa clamor ng tao at hindi pumayag yung mga tao, so hindi natuloy yung kanilang plan na mag-switching. No? So, ngayon, it came to a point na kailangan na talaga mamili ng tao. So, I'm giving them an option kung mas gusto ba nila yung current service ng mga Paredes ngayon, or they want someone new, someone fresh na merong fresh ideas, merong mga bagong programs na implement para sa aming city. Very divisive, no? Magiging divisive itong election ngayon, no? Sa 2022 dito sa pagka-mayor ng Cavite City. Eh, nabanggit lang to ni Vice Mayor Chua about the service, ng quality ng service ng current administration. Eh, paano nyo ho ba i-rate from 1 to 10, no? 10 being the highest, itong current na paninilbihan at administration at ni Paredes? Well, I think that I can rate in terms of development, ha, in terms of development, nasa ranking 3 lang po kami. Kasi for the past 20 years po, okay, ng kasalukuyang administration po natin, eh medyo napag-iwanan po ang Cavite City. Before po ang Cavite City, we were the first city in the whole province of Cavite. And now, kung titingnan niyo po ang Cavite City, medyo like most of the people, medyo nakalimutan na nila, hindi na nila alam yung Cavite City sa mga times na ito. At nawala yung mga dating malalaking opisina, malalaking negosyo sa aming lungsod ever since na umupo yung current administration natin. So this is one of the criterias na tinitingnan namin kung bakit gusto namin ng changes. No, gusto namin ibalik yung dating sigla at dating kinang ng aming mahal na lungsod ng Cavite. Nang sa ganun ay umuli kaming umunlad. Mm-hmm. What advantage do you have against his daughter, Apple? Kung background po ang pag-uusapan or yung experience po sa politika, parang mas nakikita po natin mas baguhan po sa inyo si Apple Paredes dahil siya po ay presidente, tama po ba, ng Liga ng Mga Barangays Federation. Pero hindi po siya nagkonsehal or may iba po nga na-elect po siya sa kahit anong post? No. She was not elected in any local post. I mean, councilor or vice mayor. So yun nga, one of the advantage nga na meron tayo is our experience. No? Tsaka yung ating advantage siguro is yung ating enthusiasm sa paglilingkod sa ating bayan. At yung exposure na rin dahil nga nakita ng ating mga kababayan yung ating paglilingkod sa kanila. Since 2010 hanggang ngayon, hindi po tayo nagbago at hindi po tayo nagpabaya sa ating pagkatrabaho sa paglilingkod sa ating mga nasasakupan. Doon po sa 6 na taon na pagiging vice mayor nyo, ano ho ba yung masasabi nyo talagang naibigay nyo po sa mga taga Cavite City? Ano na po yung mga na-achieve ninyo? Number one po, no, is yung ating naging chairman po kasi ako ng Urban Poor. Ako po yung humawak ng Urban Poor sector ng buong Cavite City. And bilang chairman po ng Urban Poor, isa po sa pinagmamalaki natin programa is yung ating mga programa na nagbigay po tayo ng mga titled lot sa ating mga
kababayan na nagmumula sa urban poor. Ibig kong sabihin, dati sila po ay informal settlers doon sa kanilang mga lugar, pero po sa pagsisikap po ng inyong lingkod na chairman po ng urban poor, ay ni-award po natin sa ating mga kababayan yung titulo ng kanilang lupa. Bukod po doon, nagpakabit din po tayo ng mga linya ng kuryente at tubig doon sa mga depressed area po natin, kung saan dati po ay napaka-imposible po para sa kanila na magkaroon ng malinis na access sa tubig at sa kuryente. Basic services, pag-usapan po natin yan sa next GAP, no, partner, no. But before nating iwan itong si Vice Mayor, no, bago tayo mag-pause for a short break, talungin natin, no, gaya ng ibang mga lugar, no, pulsuhan din natin kung sino ba ang malakas na presidential at vice presidential candidate dyan sa Baluarte ni Vice Mayor Denver Chua. We'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Vice Mayor Denver Chua, now running for Mayor of Cavite City. Vice, yung pong kaninang hanging question ni Partner Jay, na makikiramdam din kami at makikimarites. Ano? Marites. Kung sino po ba sa Cavite City, sino po ba ang malakas on the ground pagdating po sa presidential at vice presidential race? Of course, dito sa Cavite City, napakalakas ng ating BBM Sara Unity Team. Talagang sila yung narinig mong clamor ng mga Cavitenyo. Kasi di ba, pag sinabi mong Cavite, ang nasa isip ka agad ay Senator Panfilo Lacson. Yes, ma'am. Yeah, basically because siguro we want the continuity na nangyayari ngayon doon sa build program ng ating Presidente Duterte and yung war against drug. And another thing is malaki rin po yung natulong ng mga Marcoses sa Cavite Province, kasi nung during the time of President Marcos, doon po nag-umpisa yung development po ng whole province of Cavite. Oo. Pero Vice, pag sinabi mong continuity, ibig sabihin, dapat Duterte pa rin ang mga polisiyang ipapatupad, ano? Pero kung BBM kayo, mga polisiya na manggagaling kay BBM ang mangyayari. But of course, we believe na because of Sara Duterte, ay she can influence, no, yung mga policies na ipapatupad ng ating incoming president. Actually, ang question ko po sa inyo, Vice, is how do you see, for example, a BBM administration, paano makakatulong? Halimbawa, dyan sa Cavite City, no? Kung ikaw ang papalaring mayor, of course, you have high hopes na makakatulong talaga itong mamanukin yung presidential ball, di ba? Paano, sa parte nyo ho nakikita na makakatulong ng malaki ito sa Cavite City? Number one po is yung aming pinupush na development ng Sangli Point. Actually, we are proposing the development of the Sangli Airport at the same time na magkaroon po kami ng isang expert crossing zone dito po sa Cavite City. So, ito po ay dadaan din po sa approval ng ating magiging presidente. So, we are hoping that with the help of BBM and Sara, VP Sara, ay mailalapit namin itong development na ito. And another thing, yung redevelopment po ng Corregidor, which is part of Cavite City. As of the moment po kasi nasa national government po ang Cape Siping ng Corregidor, kasi under po siya ng Corregidor Foundation. So, ito po yung mga ilan sa mga bagay na i-request po natin sa ating bagong administrasyon, if given a chance po, para may improve po natin ang Corregidor Island at mapakinabangan po ng mga Cavite. At kung kayo nga po ay pala rin bilang mayor, maliban po doon sa Corregidor, ano ba po ang plano nyo? Ano ang plataforma nyo? Ano po ang ihahain nyo sa mga taga Cavite City? Well, number one priority po natin is healthcare. Kasi po kami dito sa Cavite City ay wala po kami sariling public hospital. So, nahihirapan po kami mga Cavitenyo, especially nitong nagdaang pandemya.
na pag meron po nagkakasakit, kailangan po namin lumipat ng ibang bayan at ng Maynila para lamang po makahanap ng ospital. So isa po sa ating priority programs ay ang pagkakaroon po ng isang Cavite City Public Hospital na magiging libreng paanakan at libreng dialysis center para po sa mga Cavitean. Because of the pandemic, oo, talagang napakahalaga partner ng ospital eh, no? At doon na-realize ng bawat bayan, no? Bawat probinsya, yung kakulangan sa ano sa health services, no? True. That's only actually one part of our program. Sa number two po in our priority list is to give opportunity to our fellow Cavitenos na magkaroon ng trabaho. Like I've said before po, ang Cavite City po ay isa sa pinakamaunlad na lungsod sa buong probinsya ng Cavite. Pero during the recent years, so lahat po ng mga mahalagang opisina, malalaking negosyo po ay umalis po sa Cavite City. Kaya ngayon po we are left but no opportunity in Cavite City. Kumbaga wala pong mapasukan ng trabaho, no? So yung mga karamihan po sa aming mga workforce ay yan, of course, tapong pumunta ng ibang bayan o Maynila para lamang maghanap buhay o makapagtrabaho. So one of our priority projects is to have an expert pricing zone inside Cavite City that will allow people of Cavite City to have opportunities or job opportunities. So like what they did sa Clark or sa Subic when they converted their military base into an eco zone or expert pricing zone, nagpatuloy po ang pag-unlad ng kanilang lugar. Eh kami po dito sa Cavite City, meron po kaming dalawang military base. One is the Philippine Navy, another one is the Sangley Point. So we are asking sana ng help, no, kung tayo po ipapalarin, na ma-convert po natin ng isa sa ating military base into an eco zone or expert pricing zone nang sa ganun ay makapagbigay po ng libo-libong trabaho sa aming mga kababayan. Yung sabi nga yan, partner, no? Oo. Kasi sabi ni Vice, ay umalis yung mga malalaking kumpanya, nagtumaas. Correct. Before po kasi like Coca-Cola has a station here in Cavite City. We also have a lot of government offices like LTO, BIR, NAWASA, Meralco, na mga may mga offices po sila dito. Ngayon po lahat po ito ay umalis at lumipat ng ibang bayan. So yun po yung isa sa mga naging problems po namin, yung shift po ng mga pag-alis po ng ating mga negosyo po dito sa Cavite City. Pero bakit po nangyari yun? I mean, you're all smart. I mean, you served two terms as vice mayor. And Lucky, I'm sure alam niyo po. One problem po siguro is the policies, no? Isa po sa mga nakikita po natin is like yung LTO. The LGU of Cavite City was given a chance to renew the contract of LTO para po doon sa kanilang lease agreement. Kasi po ang mga offices like LTO is ano po yan eh, libre po yan. Wala po silang binabayaran na upa, supposedly sa local government. Ang kanilang binibigay po sa local government is yung job opportunity and yung mga businesses around na pwedeng gawin dahil may LTO kayo sa bayan. So according po doon sa last renewal po ng LTO is hindi po nila ni-renew kasi parang the current administration nga po is trying to ask something in return doon po sa kanilang rent. So hindi na po sila ni-renew at lumipat na po sila sa ibang lokasyon kung saan binigyan po sila ng na free rent or libreng lease agreement. So yung mga gantong policies po, no, malaking bagay po ito na sa direction po ito ng mayor, no, ng pinaka chief executive kung ano po yung kanyang plano para sa lungsod, no, or sa isang bayan. So kung kanya pong plano po ay mag-encourage po or to give incentives sa mga negosyo, then I believe na magkakaroon po ng maraming negosyo sa isang lugar katulad ng Cavite City. If we create policies na makakapagbigay ng incentives sa kanila, then I think malaki po yung magiging improvement ng mga business sectors sa aming bayan. Vice, mukhang nakasentro po sa urban poor yung inyong mga proyekto dyan, ano, sa Cavite City. Actually, noong January, from January to April 2020, inangako po kayong i-donate yung inyong salary, no? Dito sa urban poor sector. Pero ano po yung, may mga konkreto po ba kayong ginawa para mapababa yung poverty rate dyan sa Cavite City?
Price? Yes, actually, yun nga po. No? Ang ating mga ginawa po is nag-encourage po tayo ng mga businesses to them to invest in our city. Unfortunately nga, up to this moment, is hindi pa rin ganun karaming nag-negosyo sa amin. Kaya ito po yung ating tutuunan ng pansin na magkaroon ng enough opportunities na makapagtrabaho para mabawasan po natin yung poverty level po ng ating mga kababayan. Mm-hmm. And the current administration, hindi ho dyan nakafocus yung kanilang programa? Ganun ho ba? Yes. That's correct. Oo. Isa sa mga reklamo rin ng aming mga kababayan dito is yung mataas na amilyar. No, so mataas yung taxes na pinapato ng ating lokal na pamahalaan, kaya yung iba syempre nawawalan ng gana o na parang dismaya doon sa laki ng kailangan nilang ilabas na puhunan. Mm-hmm. Or na kailangan bayaran para makapag-invest po dito sa lungsod na Cavite. Ah, kumpara doon sa ibang mga lungsod diyan sa Cavite, in the past 2 years po nag-increase po kami ng almost 100% sa aming mga amilyar. So isa po ito sa pinakamalaking dagok po doon sa mga property owners po dito sa aming lungsod. Okay. Hmm. Kanina po nabanggit nyo, isa sa yung mga prioridad nyo nga po ay sa health, ano, job creation. Kayo rin po ay mula sa pamilya ng mga negosyante, entrepreneurs. At pagdating sa Cavite, hindi lang po ako sigurado sa Cavite City. I'm sure maraming nag-usbungan dyan during the pandemic na mga MSMEs, mga maliit na negosyante. Ano po? Ano po ang plano nyo dito para po kung kulang man ang trabaho, pero kung marami rin naman pong negosyante, ay parang mababalansi na rin po yun sa pagkawala ng trabaho. Speaking of MSMEs, ano ba yung snack? Bakit snack town ho yan? Oh yeah, I have this business na okay. Distributor kami ng mga snack foods sa buong Cavite province. Okay. Yeah. So this is one of my businesses. O malaking kumpanya. it's a medium business. It's a warehouse. Okay. That we house yung mga snack foods na like big brands na kami ang nag-deliver, nag-distribute sa buong province. Okay. So ano nyo po matutulungan yung ating mga MSME, especially na sure yung pong inyong pamilya ay dito rin nagmula, ano, sa maliit na negosyo at napalago. At alam nyo yung challenges and the assistance na kailangan po nila. Correct. Well, number one, I believe na yung kailangan natin sila bigyan ng knowledge kung paano mag-create ng business, paano i-legalize ito. So we want to conduct yung mga seminars on how to register their small businesses. Then when they register their business na, magbibigay tayo ng mga tax incentives para sa kanila. Kung sa ganun ay hindi sila mabigatan sa pag-uumpisa ng negosyo. And of course, as of the moment, nagbibigay din tayo ng mga tulong pupunan para doon sa ating mga kababayan na gusto magsimula at merong maliliit na negosyo. Okay. Well, partner, we'll just pause for a short break. When we return, we find out where our candidates stand on certain issues. Lightning round na po ang susunod, Vice Mayor, no? All right. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us is Vice Mayor Denver Chua, now running for Mayor of Cavite City. Lightning round na po tayo, Vice. Simple lamang po, kayo po ba pro or anti, no? Dun sa mga issues na ibabato po namin sa inyo ni Partner Cheryl. Unahin ko na, face-to-face classes sa Cavite City, kayo po ba pro or anti? Pro. Yeah, I really believe na we can have the face-to-face na since nag-vaccinate na po tayo ng mga younger age bracket po natin. And I really believe na iba po yung experience ng face-to-face classes compared sa online classes. Mm-hmm. Kamusta po? Since nandun na po tayo sa vaccination, nabanggit nyo, isingit ko lang partner, kamusta ang vaccination program po sa Cavite City? Tuloy-tuloy naman po. Ngayon po ay nag-open na po tayo ng ating vaccination center sa mga 12 below.
na mga age bracket. So tuloy-tuloy po ngayon yung pag-vaccine po ng ating LGU. Pero ilang porsyento na po ang fully vaccinated? We would say na nasa at least nasa 65% na po yung ating fully vaccinated po, including po yung mga younger age bracket po. Okay. Pro or anti po kayo ito sa building of new airport dyan sa Cavite City? Sa, dahil sabi niyo po, sakop po ng Cavite City ang Sangley Point, hindi po ba? Of course, pro. Kasi we want development to go in here in Cavite City, and that this will not only help Cavite City but the whole province of Cavite and the whole Philippines, kasi magkakaroon tayo ng panibagong airport or paliparan. We all know naman na yung ating existing airport mo ngayon, yung ating NAIA, ay medyo congested. So with the creation of the new Sangley Point Airport, ay malaki po ang matutulong nito sa ating buong bansa. Pero syempre, we want to consider din yung environmental impact nito. So we want to make the reclamation project as flawless as possible, na wala pong maapekto ang mga bahay, wala pong mapapaalis na community dito sa Cavite City, and wala pong maapekto ang mga restricted areas po na nasa ating karangalan. Uh-huh. At mangyayari po ba yon? Talagang may iwasan na may maapektuhan? Yes, of course. Actually, isa po ang JICA o Japanese International Cooperative Agency ang sa mga tumulong po sa atin na gumawa ng isang pag-aaral or study para po dito sa Sangley Airport. And isa po sa mga kanilang pag-aaral na kinonsider is yung environmental impact po ng proyekto. Okay. Next issue, war on drugs under President Duterte is wasted. Galing po ito kay Presidential Pantelo Lacson, no? Na kababayan din nyo, kabitenyo rin. Pero ano pong tingin nyo dito? Kayo ho ba'y naniniwala? Are you pro or anti? Pro or anti sa sinabi ni Senator Ping or dun sa programa po ni Presidente? Sinabi po ni Senator Ping. I really believe na anti po ako doon, kasi I really believe na nagkaroon po ng effect yung war on drugs ng ating Presidente Duterte dito sa aming lungsod specifically, at malaki po ang nabawas doon sa mga dating mga drug users po natin, and doon sa mga dati pong nauso po yung tukhang. Isa po ako sa mga nakasaksi doon po sa mga surrenderies po natin, at ngayon po ay undergoing po sila doon sa mga programa po ng ating gobyerno. Isa po doon yung Salimasa, kung saan siniseminar po ng mga pastors po natin yung ating mga drug users before, at na-convert po natin sila na umiwas sa masasamang bisyo. So ilan lang po ito doon sa benefits. Kamusta po ang drug situation natin dyan, Vice? Wala na po kayong problema sa droga? I wouldn't say na wala po kaming problema, kasi mahirap po talaga na buksain o gawing zero ang droga. Pero naniniwala po ko na nag-improve po ng malaki ang aming situation sa drugs ever since po na nag-implement po ng war on drugs ang ating pamilya. Alright. Next, Vice, ito po ay proposal ng DENR. Kayo po ba ay pro or anti dito nga sa sanitary landfill in Cavite to solve garbage problem? Okay, so Cavite po as a province or Cavite as Cavite City. Kasi po kung Cavite City po siya, I would be against. Kasi unang-una po wala na po kaming space para gawin sanitary landfill. Pero kung sa Cavite province po maglalagay po tayo, I'm totally in favor or pro doon po sa planong yun. Kasi actually, one of our problems here in Cavite City is our basura, no? So nahihirapan po kami, and we're spending a lot of local budget doon po sa pagpapatapon po namin ng basura. Kasi sa ngayon po, ay napakalayo pa po nung aming tatapunan ng basura. Yung aming howler po ay sa Rizal pa. So, kung magkakaroon po ng sariling sanitary landfill sa probinsya ng Cavite, ay I'm sure na mapapaliit po yung cost ng ating lokal na pamahalaan. Mm-hmm. Alright, next issue is ito, political dynasty. Are you pro or anti? For me kasi, there's no such thing as political dynasty in the Philippines. Kasi lahat po tayo ay merong karapatang mamili ng ating gustong iboto. Ibig pong sabihin, ang for me kasi political dynasty is yung inaabot na lang sa'yo
o ipinapamana sa iyo yung posisyon. Pero sa Pilipinas naman po, ay lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataong mamili kung sino yung ating gustong mamuno sa ating gobyerno. Okay. Warmed up na si Vice. We'll just pause for a short break. Stay tuned for our challenge. You're watching All Politics is Local. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Vice Mayor Denver Chua, now running for Mayor of Cavite City. Curious lang ako, makikimarites lang ako, partner. Dahil hindi po ba kayo naman ay magkakampi ni Mayor Paredes? Yes. Po kayo ng magkapartido noong huling eleksyon. So what went wrong? Well, siguro nagkaroon kami ng differences nga doon sa mga ideas namin for the city. Kasi ako po kasi talaga is pro-development. I want improvement, development, encourage job opportunities, investors sa loob ng city. And siya po medyo hindi po ganun yung kanyang linya. And another thing po siguro, isa po sa pinakamalaking naging disagreement namin is yung kanyang plano na i-switch po yung kanyang daughter last election para po pumalit sa kanya bilang mayor. Kumbaga dun sa substitution. So sabi ko po, I really believe na ang kailangan po natin ay mabigyan ng option or pagpipilian ng tao. Huwag po natin i-switch yung tao na hindi naman pinipili ng tao, pero bigla mo na ilalagay sa posisyon na wala namang magiging option ng tao. So, nung election pa lang, nung 2019, ay last minute, gusto niyang mag-substitute sa kanya yung kanyang anak. Yes. Kinausap niya ako personally, and I was informed by him na isi-switch niya po yung kanyang daughter para po sa kanyang posisyon. And I said naman sa kanya na, Mayor, it would be unfair for me and the whole city na bibigyan mo ng kapalit yung sarili mo dahil hindi naman siya unang-una yung sinuportahan ng mga kabiten nyo. Kayo ho yun, Mayor. No, yun po yung sinabi ko sa kanya. At kaya dun kami nagkaroon ng disagreement. And from then on, medyo ginipit po niya ang aking opisina, tinanggalan po niya ng budget, at nagipit po yung aming mga tao rin at yung mga supporters. Kaya medyo nagkaroon po kami ng division. Pero I still believe naman na all of this naman will change na after the elections. Hopefully, kung tayo mabibigyan ng pagkakataon, we are willing naman to settle kung ano man yung hindi pagkakaunawaan. Kasi for me nga, naniniwala ko na mas mag-i-improve or mag-i-develop ang Cavite City kung magkakaisa ang bawat isa sa amin. Maliban po sa inyo ni Paul Paredes, ay meron pa ho ba kayong ibang makakalabat? Meron pong ibang nag-file, pero they're not really active po doon sa campaign or doon po sa kanilang parang paglilingkod sa ating bayan. Kasi di ba, partner, usually ganyan yan eh. Pag palabas na yung mayor, nag-uusap na yan sa election pa lang pag last term na o your next in line. Yung ba is something na ipinangako po sa inyo? Of course. Like I've said, we run at the same party, and during a lot of speeches or mga gatherings po, ina-announce naman po ni Mayor na after his term, ang kanyang susuportahan po ay ako na po yung kanyang vice mayor. Mm-hmm. Ano pong nangyari? Baka naman po kasi hindi siya happy sa inyo sa pag-iisa. So kailangan po ng aking sinabi kanina. So gusto po niya yung kanyang anak. So that's basically the reason. No? Mm-hmm. Yung kanyang anak, gusto niya ipamana sa kanyang anak yung posisyon. No, and akin naman po ay gusto ko naman na parang bigyan ng option ng tao. Like katulad yung sabi natin, for the past 18 years na siya po ang namumuno, ay natikman na po ng mga kabitenyo yung kanyang style of leadership at yung leadership po ng kanilang, kanilang pinapatupad. So siguro it's time naman sa aming mga kabitenyo na makakita naman po ng ibang alternative, no, kung ano po yung makikita nila sa potential naman ng Cavite City. Baka iba ang presidente na gustong bitbitin ni ano ni Mayor. That I don't know. Okay, partner, itong last na personality, si Denver Christopher Chua.
Kanino mo maihahambing? For me, siguro, I would say Julian Felipe. Julian Felipe kasi is una-una ay homegrown na Caviteño po yan. Siya po ang sumulat ng tugtog ng ating pambansang awit. At dahil po sa kanyang sinulat, ay napagbuklod po niya ang sambayanang Pilipino. At yun po ang ating gustong gawin na mapagbuklod po natin ang sambayanang Caviteño naman. At makaahon po doon sa aming kalagayan po ngayon. From first class city to fourth class city na po kami ngayon. At naniniwala po ako na kaya pa namin bumangon basta magkaisa po ang bawat natin. Mahilig ka rin ba sa musika? I would say yeah, I appreciate music pero di tayo binigyan ng talento na kumanta. Naku, pakakantahin ka sana namin. wala tayo nabigay na na talento dyan. So. Okay, partner. Pasalamatan na natin ang ating bisita. Thank you for joining us in this episode, Vice Mayor Denver Chua, now running for Mayor of Cavite City. Hello po. So, sa lahat po sa inyo po, thank you very much opportunity na maringgan po ang aking mga opinion sa mga bagay-bagay sa lahat ng mga viewers po natin. Maraming salamat po sa panonood at ako po ang inyong lingkod, Vice Mayor Denver Chua, mula po sa lungsod ng Cavite. Good luck po. We've asked the questions and gotten to know your candidate a little bit better. Cavite City, you decide. I'm Jay Taruk. And I'm Cheryl Posim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local.